Right, so magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan. Johnny the Bagger po uli or kaya JDB ang inyong abang lingkod. Sige, talakayin po natin ngayon dito saglit itong 23 billion or 203 billion pesos na binabanggit dito. No? Naunahin daw muna yung 203 billion yung estate tax. No? Yan ang pamilya. Okay. Alam niyo, sabi niya, then we can call it equal. No. Unang-una, sabihin ko na sa inyo, diretsuhan po ah, bayad na yan. Bayad na yung 203 billion na yan. So makinig muna bago magpipindot bakit ko nasabi po ito na ano, tawag dyan, kung bakit ito, yeah, nabanggit ko na yan 2 nights ago, kung bakit ito bayad na ni PBBM. Okay, ang promotor po, ay hindi po si Carpio po yung ano, si Carpio po yung nagkwenta. Ang promotor po ay si ano ba yun? Two joints. Ayan, two joints ganun. Yan. Yung ganun, two joints daw. Okay. Estate ang magbabayad, okay? Ayun, sabi niya, estate ang magbabayad. Pwede rin naman po yung tao ang magbayad, yung administrator. Yes, correct, Ingrid. Okay, so eto na ha. Ganito yan. Sayang, wala akong mga materials na mapakita sa inyo, pero bahala na kayo kung maniwala kayo o hindi. Pero ganito po yun. Hindi ba, nung namatay si Apo Lacay, so wala siyang naiwan na last will and testament. Walang will. Okay, kaya yung mga praning na nagsasabi diyan na merong will siya na ganito ganyan ganyan, wala siyang will na naiwan. 'Di ba? Malinaw 'yan. Bakit ko nasabi in regard to this to the properties wala? Kasi kung meron pong will, bakit meron pong probate court? Ang trabaho po ng probate court, tanong niyo na lang kay BBM sa ating pangulo. Ano bang trabaho ng probate court? Ang trabaho po ng probate court kung ang ari-arian ng isang namatay, no? Ay kailangan, siyempre kailangan i-settle yan eh. Kaya lang, wala siyang naiwan po na will, then ito pong si probate court ang mag-handle nito. Hanapin niya lahat yan ng mga ari-arian, yan trabaho niya. Lahat ng mga ano assets and liabilities nung namatay. Tapos yung liabilities, anong gagawin niya ron? Babayaran niya. Siya yung magbabayad. Pero ang ginawa po rito nung probate court, isang regional trial court sa Pasay City, ay inassign po niya bilang administrador ang mag-ina, Imelda Marcos at si PBBM. Yan. Ngayon, meron po tayo rito sa tax code natin na ang sinasabi doon, po pwede pong magbayad itong administrator. Kaya po sinisingil dyan nila si PBBM. Kasi yung estate, mga ari-arian yan eh. Paano kung di ka naman makakuha sa banko? Paano kung pure na ang naiwan niya ay ano lang, lupain lang talaga? Alam nga namang ibenta mo yun, putulan mo para maibayad, di po ba? So ito pong si administrator, po pwede yan gumawa ng paraan na siya na yung kumbaga mag-abono. And bahala na sila. Ngayon, kapag nasettle po lahat ng assets, at yung liabilities, kompleto na, nabayaran na. Then ito po si probate court, i-award niya na yan. Doon po sa karapat dapat po talagang tagapagmana. Bakit karapat dapat? Kasi syempre, 50% dyan sa nanay. Then yung 50% po, paghahati-hatian ng mga anak. Kung merong anak sa labas, 25% lang ang kanyang karapatan. Okay, so ngayon, ito. Dahil po sa wala rito yung mga Marcos noon eh. Ang BIR po nagsagawa sila ng tinatawag na tax assessment. At yung tax assessment doon na sinasabi nila ay na-compute nila 23 billion pesos. Yan. Para saan po? Doon sa mga properties. Yung properties na yon, alam niyo po ba, unti-unti ito ha, pagkatapos na ng computation na yan, dinagdagan niya, nadagdagan ng 8 ari-arian. Tapos wala nang bagong tax assessment silang ginawa. Okay? So ngayon, hindi sila makasingil. Kasi ayaw pa uwiin ng mga Marcos dito eh.
Etong si BBM, nung nakauwi na sila rito, ayaw niyang bayaran yung 23 billion. Laki namang pera yan eh. Pero hindi niya inireklamo yun. Ang ginawa niya po, pinetisyon niya muna. Okay, pinetisyon niya sa korte. Ang sabi niya, eh hindi naman kami nagkaroon ng tax assessment. Dapat magkaroon muna ng tax assessment. Wala naman kami rito. Sabi naman nung BIR, nagpapadala naman kami ng notice sa inyo eh. Pinadadala nila kung doon nagkakamali rito sa may address sa San Juan. Yan yung Ortega Mansion. Yung tinitirahan ngayon ni Amy. Giniba yun, tapos na-restore nila. Ngayon, ang inuasabi pa ng korte, obligasyon ng BIR na gumawa ng paraan o umisip ng paraan para makasingil. Sabi. And then, ito namang petitioner, si BBM, ang sabi, eh, wala na, tapos na, moot and academic na yung apila-apila mo na gusto mong i-dispute yung assessment. So, bayaran na lang yan. Eh, kaso ayaw bayaran. Kasi ang gusto nilang mangyari doon, i-itemize ng PCGG, ano-ano yung, at ng BIR, ano-ano yung binuwisan ninyong ari-arian dito. Kasi may mga part palang ari-arian doon na hindi nila kinikilalang kanila. So walang nangyari talaga. So ginawa ngayon ng BIR, dahil doon sa sinabi ng korte na umisip kayo ng paraan, obligasyon nyo yan, kinuha po nila yung 11 ari-arian. At tanong ko po ito, bakit nila kinuha yung 11 ari-arian? Pakisagot. Okay? Pakisagot yan. Hey, Vietnamese farmer, pakisagot yan. Ba't kinuha yung 11 ari-arian? Ngayon, ang ginawa nila ron sa ari-arian na yan, pinublic auction po nila to. Kaya lang, walang bumili. Okay? So, sinequester na lang in favor of the government. So, yun po bang pag-sequester, ito po ba'y katumbas na ng kabayaran? Kasi sa akin, yes. Bakit? Tingnan nyo ha, bakit nila sinequester ito? Kasi hindi sila makasingil. So, ibig sabihin, yun, tama Ingrid, yun na yung payment. Payment saan yun? Diba? Sa lahat ng ari-arian, 30 ari-arian yun na covered nitong nitong estate tax na sinisingil-singil nila. Oh. Pero yan, kino-question pa rin nila yan. Ano-ano ba talagang laman dyan? Sabi nga kasi ni BBM, alam nyo, yung mga ari-arian dyan, meron silang mga nilagay na hindi naman amin. At sabi nga namin, kung meron kayong mapapatunayan na yan ay hindi talaga yan sa amin, kunin ninyo. Inyo na yan. Wala kaming pakialam dyan. Basta tang sa amin lang nilalaban kung alin ang sa amin. Which is tama naman. Diba? Kaya po yung computation ng 203 billion, ito po'y pinalabas lamang ni Isko Moreno at ni Carpio laban kay BBM. Na kwenta-kwenta niya ngayon na yung ang base niya yung 23 billion na noong 90s, 94 yata yan. Ganyan-ganyan. Ito yung mga penalty. Yan, kwenta niya lahat yan. Pero nakalimutan niya yata o sadyang kinalimutan niya dahil galit siya kay Pangulong Duterte. Kaaway niya yan, immortal eh. Na meron pong pinirmahang batas si PBB, si Pangulong Duterte, si Daddy Diggs. Meron pinirmahan pong batas na na sinasabi, kayong may mga utang, kasi pandemic, wala tayong pera ng budget kaysa mangutang. Diba? Lahat ng may mga utang, sabi niya, yung minana, inheritance taxes, na hindi nyo pa yan nababayaran, hindi nyo nasisettle, na namagana yan ng penalty. Wala ng penalty hanggang July 2023. Bayaran nyo lang yung capital. Okay, yung capital lang ang bayaran ninyo. Sabi niya, doon sa batas. Batas yan ha. Yung batas yan, amnesty law, thank you. Yung amnesty law na pinirmahan ni Pangulong Duterte, yan po, nakakasaklaw yan dito sa pinag-uusapan nating ari-arian. Okay? So, nung pinirmahan po na yan ni Pangulong Duterte, yung batas na yan, hindi po yan sinama. Kasi kung sinama yan ni Carpio, hanggang 23 billion lang siya. And again, yung 23 billion po, by common sense, by operation, not by law, by operation of common sense,
already paid po yan. Kailan pa yan nabayaran? Noong 90s pa, nung kinuha yung ari-arian sa kanila. Hindi nga nila sinabi na ano na, oh, eto, kunin namin yung 11 properties, ha? Kabayaran to sa 23 billion. Walang ganun. Kaya there's a presumption na kaya nyo kinuha yan, 11 properties na yan, yan na yung katumbas ng 23 billion. Oh, so ngayon, nasaan na? Tingnan nyo nga, wala nang nagpapaliwanag dyan, kinakarpyo, about the 23 billion. Kasi po, yan po ay ginamit lamang ng campaign black propaganda laban kay BBM. Kasi nga, kaaliado siya ni Pangulong Duterte. Pero kung tawag dito, kaya nga yata yan eh, binoboljak ni Pangulong Duterte si BBM, pinagsasabihan ng kung ano-anong hindi magaganda, ha? Para iiwas sa bunga nga ni Carpio. Palagay ko, ha? Palagay ko. Kasi alam ng lahat, kaaliado yan eh. O hindi nga nakaligtas, di ba? O, binigyan tayo ng computation na mali-mali. Tama yung computation, ibig ko sabihin, kulang lang yung formulang ginamit. Kasi, yung pinirmahan, yung tax amnesty, ano yan eh, binubura nun lahat, kaya nga amnesty. Yung capital na lang ang babayaran mo. Oh. Yan po dapat inaiintindihan ninyo. Diba? Yan ang problema. Pag ayaw mong umintindi, wala tayong magagawa kung sarado di kandado ang inyong isipan. Oh, di kayo makakatulog ng mahimbing yan, kangingit-ngit ninyo. Pero, dahil po narinig nyo yung paliwanag ko, I'm sure, maiintindihan ninyo yan. Maiisip nyo na, teka, o nga, no, ba't nga pala kinuha yun? O, diba? For example, ikaw, may utang ka. O, sabihin ngayon sa'yo, magbayaran mo to. Wala akong, ano eh, wala akong pambayad, wala akong pera, wala akong trabaho. At ako, bilang isang hearing officer, bilang isang lupon, sa barangay namin, pagka ganyan ang mga usapan na may utang, okay, may pambayad ka ba? Ay, wala eh, aabot ko na lang pagka nagkapera ako. May trabaho ka ba? Wala rin. Paano ka magbabayad? Eh, hirap ng buhay ngayon eh, bla bla bla. O may ari-arian ka ba? Ganito, anong meron ka? Ito yung mga ari-arian ko, ganyan-ganyan. So, hahanapin po namin doon kung alin yung pwedeng kunin. O, umuuman siya o hindi, we will take it. And then, pa-public auction namin yan, bibenta namin. And then, yung proceeds noon, bibigay namin doon sa inatraso niya. Pag hindi namin nabenta, obligado namin ibalik yan doon sa tao na kinunan. Pero may utang pa rin siya. So, ganun yun. Kunin yung ref, kunin yung mga yung kalan. Oh, ganun. So, pamalit po kasi yan. Yan ay pamalit ng bayad doon sa ano doon sa dapat na bayad na hindi nakukuha. Kaya po sinequester yung 11 properties in favor of the government. Kaya nga in favor of the government eh. 'Di ba? So malinaw, yun po yung nangyari diyan. And then iko-connect po yan. Kino-connect po ng iba yan sa sovereign wealth fund. Na yan na lang na, yan na lamang po yung kunin. Diyan na lang kunin po sa yung pondo ng Sovereign Wealth Fund sa 203 billion at konti na lang yung madadagdagan. Sabi ko, ba't kukunin nyo doon? E unang-una, matagal ng bayad yan at walang 203 billion. Imposible itong maging 203 billion kasi nga bayad na noon pa. Kung hindi sana kinuha yung mga ari-arian, diba? Tinenga at walang pinirmahan si Pangulong Duterte na tax amnesty law na valid hanggang susunod na taon. Kung walang ganon, tama po ang computation sana ng 203 billion na collectibles sa pamilya Marcos. Eh kaso hindi ganon eh. Diba? So, ganito, kung nakaipit po ang inyong isipan, ang inyong pangunawa, eh wala po akong magagawa. Diba? Take it or leave it, ganun lang naman yan eh. Oh, pero ako po'y umaasa naman na mag-gets po ninyo yan sa siguro magulo o simpleng paliwanag ko. Di ba? Mapagmumuni-muni nyo yan. Okay, so tingin tayo ng mga comments dito.